take the time to cut them off, I need you. I know how to make the girl go crazy. Ooh. When you treat her like your number one baby. Ooh. I know how to make the girl go crazy. Ooh. Ooh. When you treat her like your number one baby. Ooh. Ganon. Eh, syempre, iniingatan ko tong famous lain ko. Baka mamaya, mabuhos. Ay, init pala. Nay, ang natagal pa po ba yung niluluto nyo, Nay? Wait lang, magantay lang kayo kayo talaga. Oh. Nay, abang-abang, alam niyo, amoy na yun sa buong barangay. Sige, amoyin nga na. Baka yung ano nyo. Relax lang kayo at malapit ang maluto itong famous lain ko. Wow. Excited naman, Nay. Gutom na kami. Hmm, tagal naman, Nay. Antay lang. Ayun, oh. Ay! Bakit? Hindi. Kasi isi-selfie ko muna yung aking famous. Ayun, Nay naman. Kakainin na namin, eh. Oo. Nanay naman, eh. Ayan. Pop. Ayan. Sama ka. Ayan. Isi-share ko kasi ito sa mga Kumaris online ko yung aking famous, Nanay Nunal's famous lain. Ay, wow! Oh, kaya siguro na in love sa inyo si tatay, ano? Oh, sa mga luto niyo. Ano ka ba? Nung pinakain ko yung tatay niyo ng lain ko, nako, na in love sa akin. Mm. Feeling niya nasa Bicol siya. Grabe na ya, cookerist na rin kayo, online cookerist. Oh, top takerist na, cookerist pa. Lahat na, lahat. Itumba na natin si nanay. Naku, sana natin. Marami ka pang mga recipes na iluto. Ay, mga anak, abangan nyo yan. Marami ako iluluto sa inyo. Tuturo ko sa inyo yung mga recipe. Ito, i-share ko na rin sa aking mga kumari yung aking recipe nitong famous lain ko. Bongga, bongga mo talaga. Tikman nyo nga po na eh, kung masarap na. Sige nga. May takip po na. Na-facial kayo na eh. Eh, talagang inaano lang natin para maluto at maluto yung gata at maayos na maayos. Nagmamantika siya. Oo nga. Ako ang binibili, ikaw ang binibili siya. Simulat muli na aking pag-ibig. Ikaw ang binibili, nani na nais ko. Binibiling marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana sa labas, naligaw na nga ng pagpasok to. Kasi nga, naamoy na namin yung specialty mo. Ano ka ba? Just right on time, honey. Nasi ka na naman! Hindi ako lasing. Nakakamting lang alcohol lang naman yung ininom ko. Normal yan, honey. Normal. Just right on time. Ang sarap niya, Luto na. Tikman niya nga po. Yes. Pag nakikita ko yan, yung team song natin dyan, di ba? Ay, oh, ano ba? Umalis ka muna kayong lahat. Halimi. Ay, tama. Kakain na tayo. Tama dating ninyo. Beringay tainin. Sige, ano talaga? Beringay tainin. Bo. Dito ka na mag-lunch. Dito na po magla-lunch. Sige po. Magugas na ng mga kamay, ha? Kakain na tayo. Yes, hindi, kami. Ako nagugas na ako dun sa gate natin ng kamay bago pumasok dito tsaka nag-alcohol. Okay na. Very good. Anak kayo, mga kamay nyo. Tay, ano nga po pala yung paayuda natin today? Ay, ako yung paayuda. Hindi naman mawawala yung bayaniya natin sa... One for all for one! Ayun, Tay! Kahapon, nakuha na nung maswerteng double card sa atin yung kanyang ayuda. Si Imelda Aranja ng Tatalon, Quezon City. Si Merlinda Diaon de la Peña ng Butuan City. Yan, nakuha na nila agad-agad yun. Paano nakuha yun ang pilip-pilip? Sa Palawan Express, pera pa dala. Walang kuskus balungos. Nakuha na nila. Very good. O, sa ngayong araw na to, ang paayuda naman natin sa One for All for One. Tatlo ang mananalo ng 7,000 pieces. Wow! Tatlo yan. At meron silang affordable box. Affordable box. Di ba, Anibi? Nay! Anibi!
Nagsusubli ng ulam niya eh. Para natabi mo na yung para may chance makatanggap ng ayuda, mag-selfie sa harap ng TV habang nakasabit ang kumot sa balikat. Kumot! Ganun ninyo, ha? Kumot, hindi kusot. Ayan, si Kuya Paulito ang gumagawa. Ibig sabihin, lalaki po ang hinahanap namin. Yun. Siguraduhin lang mga Dabber Cats, nakapost yung code. Ayan, nakikita nyo po sa inyong mga screen at sa designated post po ng Eat Bulaga, i-comment ang inyong entry. Yan. Dalihan nyo, 10 minutes lang yan. At paalala, bawal uli ang hindi sumusunod sa mga alituntunin natin. Yes, Kap. Bawal ang mang... Daya! Bawal! Huwag kayo madadaya, ha? Not good. Ano, Honeybee, pwede na ba yan? Nay! 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 Nandun na po ba yan? Na tayo. Tara po, Nay, isabay na natin yan sa pagkain. Isabay na natin sa mga chika sa bawal judgmental. Oh. Sa pagbabalik ng... Eat Bulaga! I take the time to cut on my funny. I know how to make the girl go crazy. When you treat her like your number one. I know how to make a girl go crazy when you treat her like you're number one. Ito, no, para matuloy ang negosyo ninyo. Yan po ang regalo ng Eat Bulaga po para sa inyo. Para bumalik yung puhunan, may mga bigas na po dyan. Dahil bigas po yung tinitinda, may timbangan na po yan. Ano po yung dating walang laman, ngayon, nagkaraman na po dahil sa kabuhayan po ni Juan. So, nagpapasalamat po ako sa Eat Bulaga. Dahil po sa project na ito, nabigyan po ako ng kabuhayan. Maraming bagay po ito sa aking pamilya. Hindi ko po kayo bibiguin, kalalagoy ko po ito. Maraming salamat po sa ibinigay niyo po ng pagkakataon ito para sa akin. Eto, Dabber Cats natin, taga Tanawan City, Batangas. Isa siyang online seller. Meron siyang dalawang junakis, si Princess Litan sa Katinto. Sana mapalago mo yung puhunan na yan na bibigay ng Eat Bulaga. Maraming salamat po. Uwi na po ako ngayon. Excited na talaga akong umuwi para masimulan ko na yung business ko. Sa lahat po ng bayanihan para sa kabuhayan ni Juan, napakalaking tulong po nang binigay niya sa akin na 30,000 pesos na ipamili ko na po siya na sa sari-sari store ko at sa loading at sa online business po. At salamat din po dito sa cellphone na Vivo V15 Pro. Napakalaking tulong po nito para sa pag-online ko. Maraming salamat. Good luck sa iyo, Ate Diana. Sana magtuloy-tuloy at lumago ang iyong negosyo. Mga bagong paninda. Ayan. Oh, may mga hanger, may tabo. Kompleto yan. Timba, batsa. 20,000 pieces. Pieces. Nandito po ako ngayon sa pwesto. Ayan po yung tindahan. Maraming salamat po sa mga nagbayanihan niyan sa pagkakaya ni Juan. Maraming salamat din po sa Eat Bulaga. Ito, no, para matuloy ang negosyo ninyo. Yan po ang regalo ng Eat Bulaga po para sa inyo. Para bumalik yung puhunan, may mga bigas na po dyan. Dahil bigas po yung tinitinda, may timbangan na po yan. Ano po yung dating walang laman, ngayon, nagkaraman na po dahil sa kabuhayan po ni Juan. So, nagpapasalamat po ako sa Eat Bulaga. Dahil po sa project na ito, nabigyan po ako ng kabuhayan. Maraming bagay po ito sa aking pamilya. Hindi ko po kayo bibiguin, kalalagoy ko po ito. Maraming salamat po sa ibinigay niyo po ng pagkakataon ito para sa akin.
Ito, Dabarkad sa atin, taga-Tanawan City, Batangas. Isa siyang online seller. Meron siyang dalawang junakis, si Princess Litan sa Katinto. Sana mapalago mo yung puhunan na yan na bibigay ng Bulaga. Maraming salamat po. Uwi na po ako ngayon. Excited na talaga akong umuwi para masimulan ko na yung business ko. Sa lahat po ng bayanihan para sa kabuhayan ni Juan, napakalaking tulong po nang binigay niya sa akin na 30,000 pesos na ipamili ko na po siya na sa sari-sari store ko at sa loading at sa online business po. At salamat din po dito sa cellphone na Vivo V15 Pro. Napakalaking tulong po nito para sa pag-online ko. Maraming maraming salamat. Good luck sa iyo, Ate Diana. Sana magtuloy-tuloy at lumago ang iyong negosyo. Mga bagong paninda. Ayan. Oh, may mga hanger, may tabo. Kompleto yan. Timba, batsa. 20,000 pieces. Pieces. Nandito po ako ngayon sa pwesto. Ayan po yung tindahan. Maraming maraming salamat po sa mga nagbayanihan at sa pagkakaya ni Juan. Maraming maraming salamat din po sa Bulaga. Ito, para matuloy ang negosyo ninyo. Yan po ang regalo ng Eat Bulaga po para sa inyo. Para bumalik yung puhunan. May mga bigas na po dyan. Dahil bigas po yung tinitinda. May timbangan na po yan. Ito na po yung dating walang laman. Ngayon, nagkalaman na po dahil sa kabuhayan po ni Juan. So, nagpapasalamat po ako marami sa Eat Bulaga. Dahil po sa project na ito, nabigyan ko ng kabuhayan. Malaking bagay po ito sa aking pamilya. Hindi ko po kayo bibiguin, kalalagoy ko po ito. Maraming salamat po sa ibinigay niyo po ng pagkakataon ito para sa akin. Ito, Dabarkad sa atin, taga-Tanawan City, Batangas. Isa siyang online seller. Meron siyang dalawang junakis, si Princess Litan sa Katinto. Sana mapalago mo yung puhunan na yan na bibigay ng Bulaga. Maraming salamat po. Uwi na po ako ngayon. Excited na talaga akong umuwi para masimulan ko na yung business ko. Sa lahat po ng bayanihan para sa kabuhayan ni Juan, napakalaking tulong po nang binigay niya sa akin na 30,000 pesos na ipamili ko na po siya na sa sari-sari store ko at sa loading at sa online business po. At salamat din po dito sa cellphone na Vivo V15 Pro. Napakalaking tulong po nito para sa pag-online ko. Maraming maraming salamat. Good luck sa iyo, Ate Diana. Sana magtuloy-tuloy at lumago ang iyong negosyo. Mga bagong paninda. Ayan. Oh, may mga hanger, may tabo. Kompleto yan. Timba, batsa. 20,000 pieces. At ito yung pinagay na Eat Bulaga, yung kampanya ni Juan. Dito nga po pala yung cash na 20,000. Galing po sa mga nagbayanihan sa kabuhayan ni Juan. Malaking tulong po ito sa amin para po makabalik po kami sa pagtitinda at saka po susuportahan ko na rin po yung mga kailangan ng mga anak ko sa pag-aaral nila. Nandito po ako ngayon sa pwesto. Ayan po yung tindahan. Maraming maraming salamat po sa mga nagbayanihan at sa pagkakaya nilaan. Maraming maraming salamat din po sa Eat Bulaga. Ito, para matuloy ang negosyo ninyo. Yan po ang regalo ng Eat Bulaga po para sa inyo. Para bumalik yung puhunan. May mga bigas na po dyan. Dahil bigas po yung tinitinda. May timbangan na po yan. Ito na po yung dating walang laman. Ngayon, nagkalaman na po dahil sa kabuhayan po ni Juan. So, nagpapasalamat po ako marami sa Eat Bulaga. Dahil po sa project na ito, nabigyan ko ako ng kabuhayan. Malaking bagay po ito sa aking pamilya. Hindi ko po kayo bibiguin, kalalagoy ko po ito. Maraming salamat po sa
ay binigay niyo po ng pagkakataon ito para sa akin. Eto, Dabarkad sa atin, taga-Tanawan City, Batangas. Isa siyang online seller. Meron siyang dalawang junakis, si Princess Litan saka Tinto. Sana mapalago mo yung puhunan na yan na bibigay ng Bulaga. Maraming salamat po. Pauwi na po ako ngayon. Excited na talaga akong umuwi para masimulan ko na yung business ko. Sa lahat po ng bayanihan para sa kabuhayan ni Juan, napakalaking tulong po nang binigay niya sa akin na 30,000 pesos na ipamili ko na po siya na sa sari-sari store ko at sa loading at sa online business po. At salamat din po dito sa cellphone na Vivo V15 Pro. Napakalaking tulong po nito para sa pag-online ko. Maraming maraming salamat. Good luck sa iyo, Ate Diana. Sana magtuloy-tuloy at lumago ang iyong negosyo. Ang mga bagong paninda. Ayan. Oh, may mga hanger, may tabo. Kompleto yan. Timba, batsa. 20,000 pieces. At ito yung Bulaga, kampanya ni Juan. Dito nga po pala yung cash na 20,000. Galing po sa mga nagbayanihan sa kabuhayan ni Juan. Malaking tulong po ito sa amin para po makabalik po kami sa pagtitinda at saka po susuportahan ko na rin po yung mga kailangan ng mga anak ko sa pag-aaral nila. Nandito po ako ngayon sa pwesto. Ayan po yung tindahan. Maraming maraming salamat po sa mga nagbayanihan at sa pagkakaya nila. Maraming maraming salamat din po sa Bulaga. Ito, para matuloy ang negosyo ninyo. Yan po ang regalo ng Eat Bulaga po para sa inyo. Para bumalik yung puhunan. May mga bigas na po dyan. Dahil bigas po yung tinitinda. May timbangan na po yan. Ito na po yung dating walang laman. Ngayon, nagkalaman na po dahil sa kabuhayan po ni Juan. So, nagpapasalamat po ako ng marami sa Eat Bulaga. Dahil po sa project na ito, nabigyan ko ng kabuhayan. Malaking bagay po ito sa aking pamilya. Hindi ko po kayo bibiguin, kalalagoy ko po ito. Maraming salamat po sa ibinigay niyo po ng pagkakataon ito para sa akin. Eto, Dabarkad sa atin, taga-Tanawan City, Batangas. Isa siyang online seller. Meron siyang dalawang junakis, si Princess Litan saka Tinto. Sana mapalago mo yung puhunan na yan na bibigay ng Bulaga. Maraming salamat po. Pauwi na po ako ngayon. Excited na talaga akong umuwi para masimulan ko na yung business ko. Sa lahat po ng bayanihan para sa kabuhayan ni Juan, napakalaking tulong po nang binigay niya sa akin na 30,000 pesos na ipamili ko na po siya na sa sari-sari store ko at sa loading at sa online business po. At salamat din po dito sa cellphone na Vivo V15 Pro. Napakalaking tulong po nito para sa pag-online ko. Maraming maraming salamat. Good luck sa iyo, Ate Diana. Sana magtuloy-tuloy at lumago ang iyong negosyo. Mga bagong paninda. Ayan. Oh, may mga hanger, may tabo. Kompleto yan. Timba, batsa. 20,000 pieces. At ito yung binigay na Eat Bulaga, yung kampanya ni Juan. Dito nga po pala yung cash na 20,000. Galing po sa mga nagbayanihan sa kabuhayan ni Juan. Malaking tulong po ito sa amin para po makabalik po kami sa pagtitinda at saka po susuportahan ko na rin po yung mga kailangan ng mga anak ko sa pag-aaral nila. Nandito po ako ngayon sa pwesto. Ayan po yung tindahan. Maraming maraming salamat po sa mga nagbayanihan at sa pagkakaya nilaan. Maraming maraming salamat din po sa Eat Bulaga. Ito, para matuloy ang negosyo ninyo. Yan po ang regalo ng Eat Bulaga po para sa inyo. Para bumalik yung puhunan. May mga bigas na po dyan. Dahil bigas po yung tinitinda. May timbangan na po yan. Ito na po yung dating walang laman. Ngayon, nagkalaman na po dahil sa kabuhayan po ni Juan. So, nagpapasalamat po ako ng marami sa Eat Bulaga.
dahil po sa project na ito, nabigyan ko ako ng kabuhayan. Malaking bagay po ito sa aking pamilya. Hindi ko po kayo bibiguin, talalabuhin ko po ito. Maraming salamat po sa ibinigay niyo po ng pagkakataon ito para sa akin. Eto, Dabarkads natin, taga Tanawan City, Batangas. Isa siyang online seller. Meron siyang dalawang junakis, si Princess Litan saka Tinto. Sana mapalago mo yung puhunan na yan na bibigay ng Bulaga. Maraming salamat po. Uwi na po ako ngayon. Excited na talaga akong umuwi para masimulan ko na yung business ko. Sa lahat po ng bayanihan para sa kabuhayan ni Juan, napakalaking tulong po nang binigay niya sa akin na 30,000 pesos na ipamili ko na po siya na sa sari-sari store ko at sa loading at sa online business po. At salamat din po dito sa cellphone na Vivo V15 Pro. Napakalaking tulong po nito para sa pag-online ko. Maraming maraming salamat. Good luck sa iyo, Ate Diana. Sana magtuloy-tuloy at lumago ang iyong negosyo. Mga bagong paninda. Ayan. Oh, may mga hanger, may tabo. Kompleto yan. Timba, batsa. 20,000 pieces. Pieces. Supportahan ko na rin po yung mga kailangan ng mga anak ko sa pag-aaral nila. Nandito po ako ngayon sa pwesto. Ayan po yung tindahan. Maraming maraming salamat po sa mga nagbayanihan at sa pagkakayanihan. Maraming maraming salamat din po sa Bulaga. Ito no, para matuloy ang negosyo ninyo. Yan po ang regalo ng Eat Bulaga po para sa inyo. Para bumalik yung puhunan. May mga bigas na po dyan. Dahil bigas po yung tinitinda. May timbangan na po yan. Ito na po yung dating walang laman. Ngayon, nagkalaman na po. Dahil sa kabuhayan po ni Juan. So, napapasalamat po ako. Marami po sa Eat Bulaga. Dahil po sa project na ito, nabigyan ko ako ng kabuhayan. Malaking bagay po ito sa aking pamilya. Hindi ko po kayo bibiguin, talalabuhin ko po ito. Maraming salamat po sa ibinigay niyo po ng pagkakataon ito para sa akin. Eto, Dabarkads natin, taga Tanawan City, Batangas. Isa siyang online seller. Meron siyang dalawang junakis, si Princess Litan saka Tinto. Sana mapalago mo yung puhunan na yan na bibigay ng Bulaga. Maraming salamat po. Uwi na po ako ngayon. Excited na talaga akong umuwi para masimulan ko na yung business ko. Sa lahat po ng bayanihan para sa kabuhayan ni Juan, napakalaking tulong po nang binigay niya sa akin na 30,000 pesos na ipamili ko na po siya na sa sari-sari store ko at sa loading at sa online business po. At salamat din po dito sa cellphone na Vivo V15 Pro. New stories to tell. Pikit mata ko siyang binigay. Ang tagal ko kasi hinintay na magkaroon ng pagmamahal ng isang ama. Mahal kita, 3,000. In a roller coaster of emotions. Unfortunately, di lang naging kape. Will you marry me? Don't judge the reporter by his cover. Ang tanong! Are you ready for Bawal Judgemental? The New Normal. Brought to you by Flanax and Grab Food. Yan, bago tayo magsimula sa mga nag-comment po sa Sana All Takbuhan sa TV, always check your messenger dahil baka minessage na po kayo ng Eat Bulaga. Pero ito na, siguradong masusok tayong lahat sa tsikahan ngayon dito sa Bawal Judgemental! Buzzing! Nagkakalokohan na naman po dito.
Okay. Eh, marami kasi mga loko dyan eh. Kamusta, Bossy? Hey guys, happy Wednesday sa atin lahat. Yes, po. Kamusta kayo? Wednesday. Okay naman po, Bossy. Okay, very good. Tanghali ang puno ng excitement, kaba at saya ang naghihintay sa mga Dabar Gods ngayong araw. Inhalden, sinong ating judge for today? Ito, bossing film and TV actress, Louise delos Reyes. Video call ah. Yung sa mga twins sa ano, Facebook. Kamusta? Kamusta? Okay naman. Nakakapanibago ang onti ng tao sa studio. Tsaka first time ko dito sa bagong studio. Ayan. Nandiyan si Bossing Lou. Basagin mo si Bossing. Bossing! Hi, Louise. Hello, ano Bossing. Ano pinagkakaabalahan mo ngayon? Wala naman. Sa bahay lang. Business. Tsaka social media and Animal Crossing. Yon, yun ang pinagkakabalahan ko. Anong business ang pinagkakabalahan mo? Anong business? Authorized distributor kami ng Shredder's Deli. Mga sausages ako. So kung taga-Pasig kayo, please umorder kayo sa akin. DM nyo lang ako. Taga-Pasig lang ang pwedeng umorder? Kasi kaya namin, pwede naman kahit ano, kahit saan pa yan, i-deliver ko yan. Santa Rosa, Santa Rosa. Kaya. Oo, naman. Parang may hugot, ha? Hindi, sa tingin ko naman, kaya ko naman. Hindi lang, ha? Judgmental ka ba? Depende sa tao. Hindi ko alam eh. Dapat hindi, di ba? Bawal judgmental. Bawal judgmental. Tsaka bawal padalos-dalos. Bawal magkasakit. Chiska! Sino pwedeng makapartner ni Luis? Buseng! Good morning! Buseng! Good morning, Chiska! Ito ang ating chismos ang kapitbahay from home. Nag-comment lang sa Facebook page ng It Bulaga. Aba! Nagkaroon na ng chance makihula. Ito, Buseng. Dentista. Dentista ito. Nagsa-sideline ng ibang trabaho nung ACQ. Si Joanne Mayla Urbano ng Lagawe, Ifugao. Andyan na ba siya? Ang layo taga Ifugao. Kaya din mag-deliver ni Luis dyan. Kakayanin. Buseng, magsasalita siya maya-maya. Oh. Kasi, balikan na lang, Buseng. Pero, yan ang ating... Ay, layo naman kasi. Opo, Ifugao. Galing pa ng Ifugao yan? Opo. O, bago maharating yung video niyan, matagal. Yan, si Joanne ang makakapartner ni Ma'am Louise, Buseng. Balikan natin siya okay. Po, mamaya. Okay. O, mamaya, kausapin natin, ha? Ate Opo. Joanne. Nasaan ka man, si Ifugao. Si Joanne and Luis, good luck sa inyo. Salamat, ito bossing. Na, mga huhusgaan ninyo, pakikilala sa inyo ng ating mga judgmentals na sina Jopao. Sa iyong tingin, palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin, nakabighani na. Di ko mapihan.
Di lang nakin na darama. May chinita, girl. May chinita, girl. Ganun. Iba. Iba din. Oh, hi, dulo Louise. Lang, dulo hello? Lang ang tinamaan. Yung pag-anun lang. Hi, Louise. Hello. Kumusta ka naman? Okay naman. Mm-hmm. Okay huli kita makita, mahaba ang buhok mo. Oh, paikli na yan ang paikli. Yeah. Sa konsumisyon. Gusto mo ba to? Gusto mo ba yung ganitong buhok? Sa konsumisyon. Tingnan natin kung makukonsumi ka sa mga pakikilala namin sa'yo. Eto na mga Dabber Cats sa pagpipili-pilian mo. Mga Dabber Cats, pasok! Dabarkats, pagtanggal ang face mask, please. Ay, pakibalik na lang pala ulit. Wag, tanggalin. Paano makikita? Dali. Louise, ayun ang panahon para titigan mo sila, husgahan mo, tingnan mo mabuti ang mga hilat siya ng kanilang mga pagmumukha. Gano'ng it's kalapit? Judgment time. Hanggang dyan lang. Yan. Yan. Ah, malabo mata mo, ha? Malabo mata. Hindi ka nag-contact. Pakiramdaman mo ang mga Dabber Cats natin. Hindi mo makikilala yan. Nakapikit ka. Talagang sinusuri niya. Huwag kayong makakadaan sa Pasig. Alright, mga Dabber Cats. To your face shields, please. Nakita mo na kahit nakapikit ka ang bawat isa. Malabo ang mata mo, malabo ang mata mo. Malabo ang mata ko eh. Kaya naman kakausapin namin isa-isa to. Okay. Ayan, para... Medyo bingi din ako, sorry. Mas matitigan mo sa monitor. Pagdating uy. Ng hey, what's up? Wow, foreigner. Foreigner. Pakilala po. Ako nga pala si Clark, taga 1714, Barangay 905, Punta. Ano naman po ang inyong kasabihan? Ang kasabihan ko ay, life is what you make it. Life is what you make it. Oh, tama. Ano po ang inyong talent? Kakanta lang. Yeah. Mataas ang mga boses ng ganito. Papalit ko pang ano. Sige, music! Nawala na talaga. Nauna lang. Thank you, Clark. Thank you. Welcome. Next. Wow. Third niche. To winning. Pakilala. Ako po si Arlun Miguel, short for Loon. Mm-hmm. Ano naman ang kasabihan? Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Oo naman. Loon, anong talent mo? Sasayaw po. Sasayaw! Music! How was your day? Do you miss my loving? What's on your brain? Tell me, cause it's all on your face. And even though you're cute when you frown, I wanna turn it upside down. I even when you buti na lang matibay itong shield namin. At saka alam mo yung mga big movements na yan? Kayang-kaya yan ni Mengay tsaka ni Alden. Ay, yung isang ba? Music! Kayang-kaya ni Alden ni Chad dyan. Yan, oy! Oy! Mga big moves. Yes! Oy! Gula pa yun! Naging gula pa. Hindi, mas kaya ng mga sinichis kaya. Yung mga locking-locking na gano'n. Music!
Wow! Uy! Big movements! Big movements! Big movement, small bias. Uy. Thank you, Loon. Pangalan, Loon? Loon. 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 Ah, Loon. Looney Tune. Looney Tune. Sana wala nang sumayaw. Wala pa, nasa sipa lang tayo. Matago mga dito. Jen, hi, pakilala. My name is Jen Ski Enopia from mm-hmm. City Butik, Baramagan, Bumbungan, Marangisa. Huh? Ano daw? Ano ba ng lugar nito? Nakikita ba ng mga, ano yan? Mga... Morong Rizal po. Morong Rizal. Yun. Ano ang iyong kasabihan? Naniniwala po ako sa kasabihang, kapag nag-focus ka sa mundo, matatakot ka. Pero pag naglaan ka ng focus sa Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan. Yun, very wala good. Wala na kaming kontra doon. Mm-hmm. Parang pag yung pagkakapokus ng kanyang makeup sa kanyang blush on. Yes. Talagang kita mo, hating-hati. Jen, ano naman ang iyong talent? Kakanta po. Yan. Yan, yan, yan. Same, same, same. Yes, kakanta. Yes. Music! Sabi ko na nga ba, dapat ang una pa lamang. Di na umasa, di na niwala. Hindi tayo pwede. Di natagpo, pero di dinigana. Hindi na posible ang mga kaya ni Menga yan! Alam mo, bossing, alam mo talaga si Menga, no? Di kami naniniwala. Music! Yeah. Uy. Wow. Emotional. Kapag una pa lamang, di na umasa, di na niwala. Hindi tayo ng boses. Wow! Wow! Hindi ko naman yung ending eh. Hindi tayo. Wow! Sabi sa inyo, kayang-kaya ni Benga. Ang galing, bossing. Ang galing. Siya pa nga, Meng. Ha? Easy, easy. Thank you, Jen. Galing ng boses, ha? Next. Pakilala. My name is Joshua Naval from Malabon City. Mm-hmm. Kasabihan. Let's work hand in hand together in making this place not just a better place, but the best place to live in. Hill thank you very much, candidate number one. Nice, thank you. Thank you. Josh? For the better place. Ano naman ang iyong talent? Kakanta. Kakanta. Ay, naku, magaling. Kaya ni Arjen. Parang kaya din. Parang kaya din ni Arjen. Ang alin na naman? Music! Galing niya si Chege Boys mula umpisa, no? Hindi kaya ni Alden yan. Hindi kaya bossing talaga. Bossing, thank you, Lord. Thank you, bossing. Kung hindi kaya ni Alden, ako kayang-kaya ni Cheese Kai. Cheese Kai! Hindi ko niniwala. Music! Di
Iba yung gusto niyang kanta eh. Someday they meet again and have a need for more than reminiscing. Maybe this time it'll be all together. Maybe now we can't be more than just friends. Kayo naman! Wala, ikaw na lang! She's back in his life. And it feels so right. Maybe this time. Sige, sige. Okay. Sige. Okay. Oh. Salamat, Chiska. Salamat, Papa Jack. Thank you po. Lahi niyo yung kumakanta. Opo. Talaga. Thank you. Easy, easy. Buhay! Buhay! Ay, kapangalan ko kayo, Elito. Paolo Elito. Oo nga, Elito. Pakilala po. Ako pala si Lito Oida, taga Santo Niño, San Francisco del Monte, Quezon City. Ano naman ang iyong kasabihan? Ang kasabihan ko ay, ang taong walang tiyaga, malamang walang yamang mapapala. Iyon. Oo, oh, tama nga naman. Galing mo, Jobert. Si! Ano po ang iyong talent? Kakanta po. Kakanta? Kakanta ulit. Ayan, yung pagkakamaong yan. Oo, oh, naman. Maniwala kayo. Music! Don't go changing, trying to please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine. Sing it, yeah. We're too familiar, and I don't see you anymore. Sana isang video okay to. Thank you, Atak. Ay, Atak. Hindi si Atak. Kaya rin ni Bossing niya! Hindi kami naniniwala! Hindi kami naniniwala doon! Music! Yeah. Atay! Hindi ko maisisink yan. JJ, try and please me. You never let me down before. Wow. I don't imagine. Nakaupo yes. Pa yan. Oo. Oh, oh. You're too familiar. Ay, cut daw. Cut, cut. Cut. Thank you, Rito. Try and train me. What? Next. Pakilala po. Ako po si Ana Victoria Santos, taga Caloocan City. Mm-hmm. It is better to give than to receive. Better to give than to receive. Huwag lang sa boxer, no? Mm-mm. Siyempre. Ano naman ang iyong talent, Annabelle? Kakanta po. Kakanta! Yeah! Hindi naman mag-i-strike ng ganyan yan kung sasayaw. Music! Strong, I'm shy. I'm just another woman in love. A kid of school. There's another dude. That's why I'm here. Make a better in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. With you, I'm just another woman. Just another woman. Wala, siya lang ang may kaya niyan. Yes, Bossing! Inunahan. Thank you, Eli. Thank you rin po. Hindi si Eli yan. Ah, di ba si Eli? Insurance ko. Mm-hmm. Wow. Yes, malaki katawan ito. Mm-hmm. Yan, yeah, no? Pakilala po. My name is Henry Pamplona.
27 years old, from Libak, Sultan, Kudarat. Mm-hmm. Layo rin. Ano naman ang iyong kasabihan, Cliff? May kasabihan, mas mainam na yung magmahal, ay, mahulog ka sa kanal kaysa sa taong hindi ka naman mahal. Wow. May problema ba tayo sa nahuhulog sa kanal? Oh, easy, easy. Cliff, ano naman ang talent mo? TikTok po. Wow! Yeah! TikTok! Basta may bulaklak sa kwelyo, TikTok yan. Sige. Tanda mo. Tingnan natin, ha? Music! Come on, everybody! Come on, everybody! It's a basic! Come on, everybody! Everybody! Ay, kayang-kaya din ni Mr. Tobiera yan. Uy! Uy! Sabi ko na! Kayang-kaya, sir! Ganun lang yun! Music! Let's go, sir! Sabi ni Sir, kakausapin ka raw niya, mama. Batay. Ayoko, madali na nga yung TikTok. Thank you, Cliff. Hindi na ako yung director. Hindi binuton. Luis? Hindi binuton. Yes. Good luck sa'yo dahil umpisa na natin. Ito na ang round one! Love you all night. Need you all. Hell yeah. Love you all. Round 1! Lou, 4 out of 7. Ibig sabihin, 4 tama, 3 dyan mali. Ano sa tingin mong tanong after ng mga intro nila? Okay. Whew. Lahat sila parang may life choices lahat, no? Yung motto nila. Sino, wala ba akong kakampi ngayon? Pero, mamaya antayin natin, kakausapin natin. Ikaw muna. Sa ngayon, ano sa tingin mo yung tanong natin para sa first round? Sino-sino sa kanila ang... Nanay mo. Mga ganon. Professional singer? Professional singer. Nagko-compete. Pwede. Wow. Pwede, no? Pwede, pwede. Andiyan na ba si Joanne? Ay, nandito na po si! Parating na ba tayo sa Ifugao? Opa! Doktora Joanne! Oh. Magsalita ka nga! Parating na ba tayo sa Ifugao? Hello po! Ayan! Hello po! Ano sa tingin mo ang possible question? Hello, Joanne! Hello daw, sabi ni Buseng! Ah. Okay po, okay. Hello po, Tama Dad. Hello. Okay pa lang bumabate, oh. Oh, yeah, boss. Yeah. Sino-sino po sa kanila? Ang... Sino-sino sa kanila ang na-try nang madapa sa buhay pero bumawal ulit? Hmm. So, sino-sino sa kanila mga lampang? Hindi! Ay, sorry. Hindi, nadapan. Oh, sorry. Bumawal mo naman eh. Busing! Ang sabi ni Dr. Joanne, sino-sino sa kanila ang nadapa na at sa buhay at nakabangon muli? Mga ganun daw. Tingnan mo. Oo nga, nadinig ko naman eh. Sabi ko nga eh. Dapat na, hindi ko na Ulit-ulit ka eh. Sorry, Buseng! Eto na! Ang tanong! No! Sino-sino sa kanila ang OFW na na-repatriate at umuwi sa Pilipinas nitong May o June 2020? OFW pala na na-repatriate, bumalik sa Pilipinas noong Mayo o
Hunyo nitong ngayong taon. Apat dyan ang hahanapin mo, Luis. Good luck. Ang choices mo, Luis, letter A, si Clark. B, si Lou. C, Jen. D, Josh. E, Lito. F, Anabil. Or G, si Cliff. Luis, naniningkit ang iyong mga mata. Apat sa kanila ay mga OFW na na-repatriate noong May or June 2020. Ngayon, meron kang 50,000 pieces. Bawat maling sagot, minus 5,000 pieces. Always protect your money. Naku! Pili ka na ng apat para sa round one. Naku! Wala pa. Wala pa balik. Isa-isa lang. Practice now, practice. F. Si Annabelle. Bakit sa tingin mo F. si Annabelle? Yung aura niya sa akin mula dito, mm-hmm. Possible. Na na-repatriate siya. Oo. Sa tingin mo, saang bansa naman siya nang galing? Nagtrabaho. Yung ganyan, pagdating ng airport, yung ganyan suot, saang bansa yan? Parang around Asia? Asia. Pwedeng Asia? Hindi, ano siya? F siya? Asia. Ah, bansa. Ay, akala ko na. Continent, continent. Sorry, easy, uh-oh. Easy. Easy. Okay, F, Annabelle. Next. Okay, next. May feeling din ako kay letter... Letter G. G, si Cliff. Kakikilala mo pala sa kanya, may feelings ka na sa kanya. Go, Cliff, pasok. Ayan. Eh, yung mga outfitan na ganyan, sa tingin mo saan galing naman? Canada yan, Canada. Nakasa, oh, panlamig eh. Hindi, pwede rin ano, Middle East. Middle East? Middle East. Mm-hmm. Pero ang tingin ko kasi sa kanya, dahil kung nag-TikTok siya, madalas siyang online. Yun. Aba? So it's either tambay siya sa bahay or malayo siya, mm-hmm. Lagi siyang online. Pwede, oh. pwede. Huh? Oo. Tama yun. Okay. Letter B. B. Si Loon. Loon. Bakit naman si Loon? Pwede rin kasi na ano, performer siya, kunyari sa Hong Kong, ganyan, Singapore. Kasi yung talent kasi magaling niya, siya, mo. Oo, magaling sumayaw eh. Pakiramdam ko lang. Last one. Isa na lang. Oh, shucks. I-clean na talaga yung buko bukas. May feeling ako kay letter A or D eh. Di ko lang alam. Si Clark or si Did Josh. Did you bigyan ng salamin uh-oh. Kaya ito si Louis? Antipara ang kailangan nito. Anong pinag-ano man sa kanilang dalawa? Hindi kasi sigurado ko kay C, mukhang taong bahay siya eh. Mm-hmm. Mukha. Pero bawal judgmental. Oo, bawal judgmental. Ah! Okay. Sino yung pang-apat? Letter... Bigla ko naramdaman, baka letter E. Yun o, tumalon. Wala sa pinagpilian. Wala. Lito. Wala. Bakit? Nadala ba ng maong jacket? Nakamaong. Ah, galing Saudi, no? Saudi. Sabi nga, bawal judgmental. Apat na ba? Apat na, bossing. Apat na po. Okay. Okay. Ano muna natin tanongin sa Joan? Ang layo eh. Joan! Tanongin na lang natin si Luis. Is that your final judgment? Yes, bossing. Yes, bossing. Final judgment na. What? Ayun na natin yung una niya pinili. Si Annabelle F. Annabelle. Hi, Annabelle. Hello po. OFW po ba kayo? Opo. Yes. Saan bansa po ito? Saudi po. Saudi. Pero, ang tanong! No!
na-repatriate po ba kayo at umuwi noong May o June 2020? Nakakaba pala to. Easy. Hindi tayo nag-enjoy dahil na-repatriate si Hila Ate, pero kasi tama ang iyong choice para dito sa round. Ate Annabelle, saan pong bansa? Sa? Saudi po. Saudi. Ano po ang trabaho niyo doon? Domestic helper po. Domestic helper. Gaano po kayo katagal na nag-Saudi, nagtrabaho doon? First timer lang po ako, bali 1 month lang po ako sa amo ko. Ha? 1 month po. 1 month lang tapos? Kasi po, pandemic pa, kasi grabe na po yung lockdown sa Saudi. Mm-hmm. Kailan po kayo pinauwi? Bali, umuwi po ako ng Pilipinas May 18. Tapos? May 17 nag-flight na kami, May 18. Ayun, yung anak po ko sa may, sa may alaga. kailan kayo nag-start dun sa Saudi? February 24. February 24. Umalis po ako ng February 23. Paano yun? Okay lang sa employer niya na gano'n? Opo, kasi kinausap naman niya po ako. Tinanong niya po ako kung gusto ko daw umuwi. Ay, marunong po siya mag-Tagalog? Oo, English po. English. Tinatagalog. Tapos? Sabi ko po, kung sa inyo ma'am, kung gusto niyo po, uuwi na lang din po ako. So kasi parang, nga po dahil sa pandemic, natatakot din po ako eh. So parang tinanong po kayo na, at least tinanong kayo na ano kung... Mabait po siya. Ang swerte nyo. Opo. Bihira sa ating mga kasama nating Pilipino, nakakuha ng mabait na amo. Marami nga po doon na hindi pinayagan ng mga amo. Ay, hindi pinayagan? So nandun pa din? Nandun pa rin. Pero ang kasama ko. Bago po kayo nag-Saudi, meron po ba kayong ibang trabaho? Wala po. Wala. Yun talaga? Yun lang po. Bago lang. Ilan taon na po ba kayo? Ay, nung bago po ako mag-Saudi, meron po akong work. Nagtindera po ako. Tindera po? Nang? Nang mga panty tsaka brief. Hindi kami naniniwala. Walang dala. Wala kang dala. Gano'n po kayo katagal na nagbebenta muna? Mag-1 year din po sa amo ko. Mag-1 year. May amo din. Doon po sa Kalookan din. Paano nyo naisipan na ganyan, na magpunta sa ibang bansa? Bakit nyo naisipan? Sa hirap po ng buhay, kulang po yung kinikita para sa anak ko po. Magkano meron po akong anak na nag-aaral, isa. Yung isa po, may sakit. DPWD po siya. PWD po? Yung nag-epilepsy po. So, ibig sabihin, nung time na nagtitinda pa lang kayo, iniisip niyo na siyempre yung kalagayan ng anak ninyo na alam niyo hindi sapat yung dapat kitain. Opo. Kaya yun ang nagtulak sa inyo para mang ibang bansa. Pero hindi nyo ba inisip na aalis kayo, iiwanan nyo siya? Sino po nag-aalaga? Yung kalinga nyo sa bahay. Yung mga kapatid niya po. Mga kapatid niya. Sila po nag-aalaga. Ang mister niyo po? Nandun po, kaso po may asawa ng iba. Oh. Mag-iwalay na po kami. So, balik kayo lang nagtataguyod sa mga anak ninyo? Apo. Hindi, gagaya nung first time yung umalis. Oo. First time ko lang. Kasi usually umaalis mga medyo mas bata pa, di ba? Oo. At saka meron ka pang iiwan ng isang bata. Tapos na may sakit pa. Paano niya po kinaya yung mga ganong bagay? Pa? Paano niya po kinaya yung mga ganong bagay na iisin? Yung konting kinikita ko po kapag kailangan po ng mga anak ng pera, nagpapadala po ako. Minsan po kapag talagang wala po ako may bigay. Eh, kagaya po niyan, nangyari na itong pandemic natin. Yung aminalas po eh. So, hindi naman ganun kasapat o kalaki kaya yung kinikita niyo pa. Wala pa kayong isang taon. Paano po natin ngayon ginagawa yun sa buhay natin? Bali po ngayon wala po akong work. Pwede po ba itanong magkano po yung dapat na sweldo? Yung sweldo niyo dun sa ibang bansa, sa Saudi? Ano po? 1.5 real. 1.5 real? Magkano yun sa peso? Pinalit po 20. 20K. Pero di ba pag yung umaalis, yung merong mga placement fee, yung mga ganyan? Wala po sa amin. Agency na po yung sumasagot. Oh. So wala nang kinakaltas doon? Wala po. Wala po kami ginastos. Sila po ang gumastos. Sa tingin niyo ba, pag ito yung naayos na lahat, babalik pa kayo? Nagbabalak po ako para makapag-ipon. Tapos pag nakabalik po ako ng Pilipinas, magninegosyo na lang po.
Ah, so gusto niyo pa rin talaga? Well, palak lang po. Mag-iisip yung po muna. Yung pauwi dito, sinong gumastos? Ano po, yung agency po namin, na government to government, bari libreng flight lang po kami. Libreng flight. Hmm. Pero ordinary daw. So, sinundo kayo sa Saudi, tapos sinuwi kayo. Opo. Yun naman pala sagot. Wala rin na gastos. May nauwi ba kayong pera? Meron naman po. Yung sahod ko po ng 1 month. Hmm. Eh, pero paano po yan? Medyo matatagalan pa to. Opo nga po eh. May update ba? Meron bang sinabi yung amo mo na pagka natapos to, eh, kukuhanin ka niya ulit? Babalik ka doon? May sinabi po siya sa akin na ano, tawagan daw niya ako. Gusto niya ako pabalikin. Kaya lang po, ano, ayaw ko na po sa Saudi. Ayaw mo na sa Saudi? Saan mo na gusto? Kahit saan na po, wag na lang po Saudi. Bakit? Na, hindi, baka na, nung bago kayo umalis, siyempre dumating yung takot sa inyo, yung mga nababalitaan nyo. Pero sinugod nyo pa rin yung lugar na yun. At saka po nagkaroon din po ako ng ano, yung mga nakikita ko. Nakikita ko yung mga kasama ko sa accommodation nang umuwi kami. Sila yung mga sinasaktan ng amo. Ah, kaya so, parang... Natatakot ka. Ako naman, naswertihan lang dahil mabait po yung amo ko. Oh, yun naman pala eh. Balik ka para ano. Ate Annabelle, nung umuwi po kayo, nag-quarantine po kayo? Opo. Ano ilang po sa Cubao, Crest Hotel. Wow, bali, taray, ano naka-hotel. Bali, 10 days lang po kasi lumabas 10. Na po yung result ng swab test ko. Kayo po, sino may sagot nun? Sagot na rin ang... Sagot na rin po. Sila sagot na po. Ko, ano, company. Okay, salamat po. Ay, shoutout niyo muna yung mga anak niyo. Yung anak niyo, kamusta? Hello, mga anak. Andito nga ngayon sa Bulaga. Lagi kayo mag-iingat, lalo sa mga panahon ngayon. Yung mga anak niyo, ingatan niyo. Ilang? May mga anak na rin sila? Opo. Dalawa na po yung anak kong may asawa. Tapos dalawa po yung may walang asawa. Yung anak niyong may ano, yung may yung sakit. Yung PW? Yung pong may sakit. Tutoy, lagi kang mag-iingat, ha? Mahal na mahal ka ni Mama. Tutoy yung thank pangalan. You po. Tutoy. Salamat. Love ka ni Mama. Ayan, Ate Annabelle, basta matatapos din to, no? Dasal-dasal. Thank you. Thank you po. Annabelle. Thank you rin po. Oh, nangyari kay Louis. Yes, lalabo mata mo yun. Napuwing lang. Napuwing lang. OFW. May o June ang uwi, ha? Si Cliff, tanungin natin. Cliff. Letter G. Cliff. G-Cliff. Hindi G-Cliff. 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 Ikaw ba? Cliff, OFW. Yes or no? No. Yes. Yes. OFW. Yes. Yes. No ba o yes? Yes. Yes po. Yes. Yes. Tinatanong kasi ni Paolo kanina, kumain ka na ba kaya nung yan na. Saan bansa? Malaysia po. Malaysia! Malaya, Malayo, Malayo, Malaysia! Malaysia! Ang tanong! Tama ba na pinili ka ni Luis? -5,000. Cliff, pero OFW ka. Yes po. Tapos, na-repatriate ka ba? Yes po. Kailan? Noong March 5. March. Ang hinahanap natin, Luis, May or June. Gano'n ka naman katagal sa Malaysia? 2 years po ako. Bilang? Umalis po ako noong March 2018. Mm-hmm. Bilang anong trabaho mo sa Malaysia? Bilang waiter, barista, at saka service crew. Oh. Ano yun? Magkakaiba sahod niyan o isa lang? Ha? Ayun yung amo. Ayun yung amo. Matara yung amo. So, yung ibig sabihin, yung work mo parang all around doon sa around po. Malaysia? Yes po. Isang sahod lang yun? Isang salary lang yun? Yes po. Yung dami. Ganun talaga yun yung... Yes, sir. Paano ka naman, paano ka napunta sa Malaysia? Maraming ibang bansa, pero sa Malaysia ang napili mo.
Kasi mas malapit dito sa Asia, sa Pilipinas. Oh, pwedeng mag-jeep ganun? Oo. Hindi naman po. Kasi gusto mo malapit lang, parang makaka-uwi ka. Hindi, mag-ibang bansa ka na rin lang. Bakit pamimili ka pa nung mas malapit? Sa tingin mo ba, pag ano, makaka-uwi ka agad yung bang nasa isip? Pwede naman po, kasi anytime, kasi mura lang yung travel Yung Malaysia. Yung ticket, oo. Mas mura nga naman ano, yung papunta dito. Nung OFW ka, nakaka-uwi ka ba dito sa Pilipinas? Gano'ng kakadalas nakauwi? Isang beses lang po nakauwi. Oh, isang beses lang? Yes. Dalawang taon, isang beses ka lang uwi? Oh, hindi mo namimiss yung pamilya mo? Mm-hmm. Namimiss ko pa. Hindi, pero, pinakamahirap nun, nagtatrabaho ka ron, tapos yung magulang mo nandito, di ba? Pero minsan tumatawag na lang din po ako. So yun na yung communication nyo, tawag-tawag? Opo, sa true cellphone lang kasi yung internet namin doon sa Sultan Kudarat, masyadong mahina. Ah, parang malapit, di ba malapit na yun sa Malaysia? Tama ba? Mm-hmm. Tawid lang po Tatawid ng ilog. Tawid lang, no? Oo. Oh. Malapit lang. Kaya naman pala hindi siya umuwi kasi kapitbahay niya lang. Pwede niya nga sisirin lang yung papunta rin. Kayang-kaya niya. Malapit lang. Pero paano yan? Hindi ba mahirap na mag-OFW bilang, ay, andyan lang yung malapit ka lang naman, no? Pero mas pinili mo sa ibang bansa? Kasi para matugunan ko at mabigyan ko ng magandang buhay yung pamilya ko. Ano bang, kasi ako na po yung big winner sa amin. Ikaw yung ano, big winner? Yes po. Tanto sa big brother ba? Ano ba? Hindi, ibig ko sabihin. Sumusuporta. Ano ba yung inabubuhay ng... Ano ba siya? Umuwi o pinauwi siya? Pinauwi. Ah, pinauwi. Mm. Bakit? Pinagtatrabahuhan mo? Pinauwi ka ng amo mo o yung amo dun? Yung company po namin mismo. Lahat kayo? Opo, yung yung second batch. Second batch. Uh-huh. Anong, bakit kayo pinauwi dahil sa nangyari? Dahil po sa nagka-COVID na po dun. Oh. Kaunti-unti kayo, ang negosyo ng company namin, Bumaba. Ano to, pinili lang nila yung pauwiin o lahat kayong nagtatrabaho ron? Yung first batch kasi nauna na yun sila nung January pa. So kami nung March, kaya kami pinauwi kasi magkaka-lockdown din yung Pilipinas ng 14. So advance yung ano namin. Para hindi kayo abutan. Opo. Para hindi kayo abutan. Mabait din yung amo mo. Yes po. Nung umuwi ka, anong mga... Nadala siyempre mo. Na sasaktan po ako at saka ako lang po inaasahan sa amin. So wala po akong pagdating ko dito, wala po akong masisimulan dahil nagka-problema din yung Pilipinas. So wala po akong mahanapan ng trabaho. Anong sabi ng mga magulang mo pagdating mo? Naintindihan naman nila sa sitwasyon ko ngayon. So ngayon doon ako sa kapatid nakatira. Kaya kapatid ko muna yung nagsusumusuporta sa akin. Ilan ba kayo magkakapatid? Tatlo lang po kami. Anong trabaho ng mga magulang? Yung magulang ko po, yung papa ko, nagtatrabaho lang po. Farmer lang po siya. Farmer? Opo. Yung mama ko naman po, housekeeper lang po. Mm-hmm. Housewife. O, batiin mo yung papa at mama mo. Nasa probinsya pa sila? Yes po. Ayun, batiin. Hello, ma, pa. Huwag kayong magpapastress dyan, ha? Kahit yung kapatid ko ngayon nasa ospital, sana maging matatag kayo kasi hindi naman rin ako makakatulong sa inyo dahil wala na rin po akong trabaho. Sana maintindihan nyo. Pero love na love ko kayo. Pati yung kapatid ko dyan ngayon na nasa ospital, napanood mo ako ngayon na alam mong mahal na mahal kita, sana magpapagaling ka na po. Ano naman ang nangyari kay kapatid? Leukemia po. Allah, sumabay. Kagaya niya, mahaba-habang gamutan. Paano yung panggastos ng kapatid mo? Yung ano kasi namin, yung lupa kasi namin, sinangla para lang dun sa kapatid ko. Kasi buhay, pera lang naman yan eh. Makukuha mo at makukuha mo pa rin yan. Ang importante, yung kapatid ko po. Tama. Tsaka sinasabi mo na wala ka munang maitutulong ngayon. Sa ngayon lang naman yan. No? Hindi naman yan forever, di ba? Yes po. Makakabangon din. Kaya yan. Kaya yan. Pray lang tayo. Dasal lang tayo. Thank you, G-Cliff. Sana gumalik na yung kapatid. G-Cliff. Thank you po. Dating big winner ngayon. Oo.
Pero kapit lang, kapit lang. Okay. Kamali ng isa si Luis. Bawas ang 5,000, may 45,000 ka pa. Sunod natin si Loon. Loon. Si Bilun. Bilun. Loon! Matik na maging balon nun. Loon, ikaw ba ay OFW? Yes po. Yes. Yun, saan bansa ito? Sa Malaysia din po. Malaysia! Malaysia! Ang tanong! No! Tama ba ang choice ni Luis? Sa Malaysia, kailan ka pinauwi? Noong May 30 po. May. Tapos ano naman ang trabaho mo sa Malaysia? Performer po, dancer sa Resorts World Genting. Doon sa galing mo. Kaya mag-open na outdoor galing theme park. Ano na? Doon po sa bago mag-open sana supposedly this year na outdoor theme park. Oh, dapat doon. Gano'ng kakatagal sa Malaysia? 4 months lang po. Yeah. Nag-umpisa na, pero na-open na. Ayun. Di ba po mag-open? Dapat mag-open siya this August. Pero yun nga po, dahil sa COVID, baka malipat next year yung opening nung theme park. Ano ba yan? Nag-audition ka siya? Nag-audition po ako dito sa Philippines. Dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Tapos ilan kayo mga natanggap? Kami pong performers, 115. Mm-hmm. Halo-halo na po yun around the world. Tapos kaming napauwi. Ay, ang napastay lang doon is 20. O bakit may mga napastay? Kasi mas need po ng mga, syempre pag mag-open na po yung mga restaurants, mm-hmm. tapos yung casino, kailangan pa rin ng mga magsasayaw, perform. So parang na-standby sila doon? Na-standby po sila. Pero ngayon po kasi medyo okay na sa Malaysia, so medyo start na po sila ng work doon. Pero ikaw, hindi ka ba nang hinayang na sana ako yung na... Ayun, syempre po, at first yun po yung pinaka... First time mo ba ito na? First time ko po mag-abroad. Mm-hmm. Syempre yun yung kinakahinayang ko po kasi... Deep inside, parang isipin ko, kaya ko naman din yon, dapat ako'y nasa position nun. Pero syempre, if iisipin po natin yung stress na ganun, and hindi lang naman ako'y nagsasuffer sa buong mundo, so dapat laban lang, ganun. So hindi niya nariinisip na, naku, sana ako to. Oo. Kasi marami syempre, naman naghihirap din ngayon. Parang more than me, may mas marami pang nagsasuffer na mas mahirap yung buhay, ganun. Pero kaya ka nag-abroad, syempre, para tumulong sa magulang. Sa pamilya. Pero sa exceed ng... Nang taon, no, buwan na nandun ka, halos wala din, walang nangyari. Yes po, yes po. Ano lang po, saktong ipon lang po. I mean, yung pagpunta dito, mag-umpisa ulit, ganun. Mm. And padala po, ganun lang. Hindi ka na ba na ayoko nang malis? Baka hindi ako swerte sa pag-alis? Hindi po, mas na-motivate ako actually. Kasi pang ilang beses ko na to eh. Kasi nung 19 ako, dapat sa Hong Kong Disneyland naman ako. Nagtatry. Pero hindi ako natuloy kasi hindi na-approve ng POE kasi bawal mag-OFW na 19 years old. So, audition lang ng audition. And then, kasi typecasting po doon, hindi mo naman alam kung anong kailangan nila. Mm-mm. So, ayun. So, dito po sa Philippines, naging ano lang po, pinurso ko po yung pagiging dancer as industry dancer. Nung yung sa four months, di ba? Ano yung may sweldo rin yun? Yes pa meron na po. Kahit rehearsals pa lang po, tapos mga flash mob dancing, gano'n lang po. So may naiuwi ka naman? Meron naman po. Pwede ba tanongin magkano ang kita doon? Hindi kami mangungutang, promise. Hindi ako, may mangungutang ako ha. Ikaw lang, huwag mo ay damay. Kalain po namin as main dancer po, ano po, $3,060 per month. So magkano yun sa peso? Around 150 po. 150 a month? Oh, laki din pala. Kaya yung 200 mo dyan. Baka naman. Hindi yan, laki din nung mawawala sa'yo niyan. Sobra po. Kaya po, medyo mas... Hindi naman po ako na-dip. Well, sobrang nalungkot ako kasi first time ko pa makakapag-provide ng ganung kalaki sa family ko. And yun din po talaga yung pangarap ko since then. Kasi nung college ako, nag-dance company ako para makapag-perform talaga sa ibang bansa. So, ayun. Yung parang feeling na... Yun yung pangarap mo na dun ka na, pero atras uli. So, yung bang contract ulit. Dapat ilang taon? 1 year po, end count po, kung i-renew ka nila. Oh, ang laki din nun sa... Hindi, kagaya niya, kagaya rin nung tinanong namin sa iba. Wala bang ipinangako yung company na employer. Pabalik kayo? Ayun po, sabi naman po ng Resorts World, once na maging okay naman daw po lahat, kami pa rin po yung kukunin. Pero yun po, wala pa rin naman pong assurance. And
Siyempre yung kalaban po is, siyempre market pa rin po nila doon kung kailan mag-open yung theme park. Sana dapat safe po yung lahat. Ganun. Nakatapos ka ba ng college? Nakatapos po ako. Ah, anong course mo? Sa FEU po, BS Psychology po. Oh, wala ka bang plano na i-pursue na lang yung... Oo, baka mamaya wala sa abroad talaga. Para may plan B, di ba? Yun po, actually yun yung plan B ko. Pero as for now po, medyo mataas pa po yung... ano eh, yung urge ng passion ko eh. Parang mas gusto ko pa po i-pursue kasi feeling ko mas okay ako dun eh. Pero kung hindi na po talaga kaya, why not? Go. Okay. Gusto niya. Gusto mo yan eh. Oh, wala na magagawa dun eh. Alam mo. Mga kapigil sa'yo. Wala eh, kahit sabihin namin huwag kang umalis, kung yan ang gusto mo, di ikaw masusunod. Ikaw ba nagsusupport sa family niyo? Yes po. Ilang mo ng 200. Dad ko po nagtitrabaho din, so... Ilang mo ng 200 mo, para... Salamat, Loon. Thank you, Loon. Laki na kita eh. Oy, okay ah. Katalawa ka na, Luis ah. Sino ba ang natitira? Si Elito. Si Elito. Oh. Elito. Si Elito. Elito na lang, bossing. Elito, baka naman. Nangiram ka rin. Baka naman. 200. 200 mo lang. Okay. Elito. Kayo po ba ay OFW? Yes po. Halata naman. Yeah. Saan bansa po ito? Sa Kubar, Damam, Saudi Arabia. Oh, oh nga. Galing ko, oh, Saudi. Damam, asawa ni? The Pop. The Dad. The Sir. The Sir pala. The Mom. Ang tanong! Tama ba na pinili kayo ni Luis? Mahaba ah. Sa Damam. Gano'n naman po kayo katagal sa Damam? 5 years na po ako sa Damam. Tsaka sa Alcobar. Oh, bilang ano po ang trabaho niyo doon? Area Visual Merchandiser. Ano po yung ginagawa noon? Sa... Forward po kayo. Forward po tayo. Sa tindahan po kami. Mm-hmm. Nagdi-display po kami ng in-house display. Pati sa... mga pa-window display. Ayaw pa maarawan, ha? Pinapayungan ka naman pala. Boss ka naman pala. May tagapayong ka. May nitanong. Sa disyerto kasi. Paano po nag-aayos kayo ng mga? Sa RTW ako, sa retail. Retail. Katulad ng SM. Tapos sa window. Mm-hmm. Yan, cover namin yan. So kami ang magsiset up niyan along with the VMs. Mm-hmm. So meron kaming night shift pag nag-change kami ng season or preparation for sale. So yun yung major trabaho namin sa ano, sa store. Kayo po sabi nyo, 5 years kayo dyan. Nung una po ba, ano pong, meron ba kayo ibang trabaho or pumunta kayo sa ibang bansa? Dati na galing rin ako sa Toys R Us. Mm-hmm. Sa mga toys. Ano pong ginawa nyo dun? Bilang salesman po. Salesman din. Sa Riyadh. Riyadh naman. And Daharan. Pero tagal nyo sa ano, meron po ba kayong pamilya dito sa Pilipinas? Mga kapatid ko nandito. Mm, mga, mayroon po kayo asawa, anak? Wala po. Wala. Mm. Tapos, pero kayo po ang sumusuporta po ba kayo sa family ninyo? Oo, ako bali yung breadwinner sa pamilya namin. So, lahat ng mga kapatid ko, nung, siyempre, pag nasa abroad ka, umaasa talaga sila sa inyo. Yes. O, lalo na po nakita, ang laki ng bracelet nyo. Kaya, siyempre, bilang kapatid, kung ano yung mga kakulangan sa ating mga kapatid. Siyempre, tutulong. Mga anak, lahat yun kailangan suporta nila. Ano yan, hindi na kayo nag-asawa, binuhos nyo na yung oras nyo sa mga kapatid nyo. Ayun nga kasi, alam nyo, sa minsan... Sige po, lapit po kayo at mapag-usapan natin yan. Ano po yun? Sa haba ng panahon pag nag-abroad ka. Ah, gusto mo makachismis ha, umuupo ka na din yan. Minsan, napupokus na yung trabaho. Yung ano, sa trabaho. So, yun, parang nalilibang ka, minsan nag-ano ka, pero kailangan pa rin talaga na may kasama ka tuwang sa buhay. Ang balita po namin eh, nakapagpatapos daw po kayo ng mga pamangkin.
Nakapagpatapos po ako ng pamangkin. Oh, very good. Alam nyo, bihirang-bihira sa ganyang tao na hindi na masyadong inintindi yung sarili. Mm. Mas iniintindi niya yung mga kamag-anak, yung mga kadugo niya. Nandun ba kayo sa ganong punto na eto na to, eto na yung buhay ko? Minsan kasi parang calling na yan eh. Kasi parang sa isang pamilya talaga, lalo na pag may nakalabas sa ibang bansa. So parang nandun yung ano niya. Yung responsibilidad. Mm. Tsaka importante kasi, habang tumutulong ka at yung tinutulungan mo, nakita mo naman na ginagawa. Oh, ayan. Nakapagtapos ka. Nakapagtapos. Mas lalong nadadagdagan. Tama po ba yun? Tama po. Mm-hmm. Kailan po kayo napauwi? Eh, tama. Napauwi po ako nung May 1. May 1. Ano naman po ang sabi? Ba't kailangan? Ang ano po namin, kasi nung time namin, medyo natatagalan kami sa aming result ng swab test. So, matagal yung quarantine namin sa hotel. Dito? Mm. Dito yan? Sa dito hotel. Na sa, dito sa, sa Cubao ako na, ano, sa hotel. Gano'ng katagal po kayong nag-stay? Kasi nag-stay muna kami ng 1 week for quarantine. So, chine-check kami ng mga Coast Guard sa aming temperature. Then, after 1 week, tsaka pa kami dinala sa Rojas Boulevard for swab test. Then, nag-antay pa kami ng 1 week. Uli. So, after ng 1 week, yung iba, hindi pa talaga lumabas yung resulta. So, kaya nagkakagulo-gulo yung iba kasi, siyempre, gusto namin makita namin yung pamilya namin. Yun. Yung pasalubong namin sa pamilya namin, kinakain na lang namin, katulad ng tsokolate. Mm-hmm. Kasi, wala na? Wala po kayong dala? Ano ba nakain na nga nila eh? Nakain nyo na lahat. Meron naman natirtira, pero siyempre sa picture, ano namin, sa pag hindi namin alam kung kailan yung lalabas yung swab test namin. So siyempre, yan din yung anxiety namin na kailangan namin lumabas na yung resulta namin. Kasi nabalitaan pa namin sa isang hotel, meron pang previous na nagstay down for one month bago kami. So na ano kami, nababahala kami, baka kami first come first eh, baka aabutan kami ng dalawang buwan. Pero ngayon naman po, okay naman, di ba? Okay naman, okay. Yung po bang nung napauwi po kayo, lahat po bang nung mga nagtatrabaho doon, pinauwi? Or lahat ng Pinoy? Hindi naman, kasi inuuna muna yung mga nasa opisina, kasi nasa retail ano kami, sa tindahan. So, nagbabawas muna sila ng mga tao sa opisina dahil nga sa COVID, dahil yung manpower hindi na talaga maano sa aming ano, masustentuhan ng mga pasahod. Ano pong yan, update? May update ba na kung kailan po kayo babalik? Wala pa kasi ang ano sa amin after August. Mm-hmm. Then, i-inform na lang through email kung anong ano. Pero sa tingin ko hanggang walang vaccine, medyo malabo ang pagbalik natin. Mm-hmm. Sa kagaya niyan, Mang Lito, sabi niyo nga, 4 months o sa August pa, anong sinasabi nyo ngayon dun sa mga pamilya o sa mga kamag-anak nyo na sinusuportahan nyo? Dahil may uwi naman kayong pera, alam naman natin na medyo maganda yung trabaho ninyo. Anong sinasabi nyo sa kanila? Hindi natin alam kung hanggang kailan to. Anong sinasabi nyo? Dahil kayo gumagastos. Yun nga, nung kasi binigla rin akong pagtanggal sa opisina namin, sabi ko, sana, kasi ito talagang global epidemic ito. Yes. So lahat dapat, kung ano yung dapat na iano sa pera, kailangan doon lang dapat ipagagastos. Yun. Hindi yung kailangan i-manage. So nakikinig naman sila sa iyo. Okay naman yung pamilya ko. Wala kasi, naman dati. Kasi lalo na ngayon, wala na silang source of income na darating na ano, ng suporta. So dapat talaga give and take talaga. Tipid-tipid lang muna. Kayang-kaya yan. Kaya ni Boss Lito yan. Yes. Salamat po. Thank you, thank Lito. Thank you, Man Lito. Okay. Isa lang ang mali ni Luis, ha? Ba? Galing. Galing po. Yay! Hanapin pa natin sa kasapin natin si The Josh. Dun. Eto, nag-aalangan siya dito kay The Josh. Di Josh, ikaw OFW din. Yes po. Mm-hmm. Saan bansa? Di Josh? Sa Macau po. Yun, Macau! Na-repatriate ka din. Actually, hindi. Pinag-vacation po kami ng company namin ng una 14 days. Sumunod po, para in-extend po nila. Then kami po, nag-decide po muna kami, umuwi po muna sa Pilipinas para makasama namin yung family namin. Habang wala pa po kaming trabaho. Kailan ka umuwi? February 20 po.
Hindi siya yung hinahanap natin. February. Ano naman trabaho mo? Sa asang bansa? Macau. Macau. Anong trabaho mo sa Macau? Waiter, barista. Ah, ayan o. Chine-check yung ano. Nag-check. Haba ng uso nung nag-check, ha? May kumukuha ng ano. Waiter, barista din po. Gano'n ka naman katagal doon sa Macau? 3 years na po. Uy, matagal na. Ayun po yung first job ko. First job mo yon. Meron ka bang sariling pamilya na binubuhay? Wala pa po. Pero ikaw sa family mo? Breadwinner po ng family. Breadwinner din. Yeah, right, no, sa family. So, ilan ang mga kapatid mong sinusuportahan? May dalawa pa po. Tinutulungan ko po yung pag-aaral. Family ko. Opo. Pag-aaral yung mga... Lalo na yung sumunod po sa akin, ang gusto, ano po siya, aviation po yung course niya. Oh, piloto. Gusto mo piloto. Gusto po piloto po. Paano ngayon yan? Mahal lang konti yan, ha? Kaya nga po. So, may kailangan pong bayaran mga loans kaganyan sa sasakyan. Hindi mo siya sinasabihan na magpalit ka na lang ng course kasi medyo hindi mataas. Po. Gagawin po namin ng paraan kasi po yun po yung gusto niya eh. Mm-hmm. Kung ano po yung gusto ng kapatid ko, yun po yung gagawin namin ng paraan para po matuloy niya lang po yun. Katanong lang ako, gumagalit sa akin. Ako naman hindi naman ako yun. Kinakausap pa lang naman, sinasabi lang naman eh. Kumusta naman yung mga magulang mo? Okay, relax. Okay lang naman po. Okay naman kasi sila. Malayo po sila sa akin ngayon. Asan ba sila? Nasa Baguio po ngayon. Oo, taga Baguio. Po yung dalawang kapatid ko. Ako po, na-stay po ako sa bahay ng ate ko sa Malabon. Mm-hmm. May update ba sa trabaho mo na kung kailan kayo pwede actually, bumalik? Antayin naman daw po kami. Pero kapag hindi na daw po taga-kinaya yung inabot yung visa, hindi na po kami makakabalik. Natapos ba yung kontrata mo? Hindi pa po. Ilan bang years dapat? Hanggang October this year po. Oh. Kagaya nun, hindi tapos yung kontrata. Oh. Hindi niya naman kagustuhan. Opo. Paano yun? Dapat... Antayin daw po kami. Kung makakabalik po. Kaya lang po, ang may problema na po kasi si Macau eh. Hindi na po nagpapapasok si Macau ng mga blue card or non-resident worker po. Pero kayo, hindi kayo nakakalapit kay Macau para kausapin si Macau? Pero pa? Yung ano yung kontrata, hindi. Si Macau daw may problema. Hindi yung tatapusin. Sino ba si Macau? Hindi ko nga alam kung sino si Macau. Boss nyo ba si Macau? Sino yung Macau po? Yung Macau. Ah, yung Macau. Eh, kasi si Macau. Yung katulad nun, syempre may kontrata ka naman. Hindi ba yun babayadan or something? Ganun. Binigyan po kami ng allowance hanggang ngayon pong katapusan ng June. Hanggang June? Hanggang June lang? Opo. Ako, ikaw matagalan. Paano yung... Tapos wala na po. So, antay-antay talaga? Opo, antay-antay na po. Dasal-dasal lang po. Plano mo bang bumalik? Opo, gustong-gusto ko po makabalik. May nag-aaral pa eh. Kailangan. Sa Macau ba? May napag-saving? Grabe ka naman, cheese ka! Sorry. Kakikisig ko lang. Sobra ka, cheese ka. Sa Macau ba may napag-silbihan kang artista? Ikaw lang, chismis ka talaga, cheese ka. Siyempre! Chismosa ka talaga. Meron ba? May mga pupunta doon sila Kakay Bautista po mo. Pero ano? Sila Kakay po, ganun. Kakay? Pero Bautista po. Pero konti pa lang. Joby De Leon, nakita mo ba? Hindi ko nga po nakita mo. Hindi ko nga po nakita. Si Kakay, nagpupunta sa... Masarap ba ang lutong Macau? Masarap po. Sobrang sarap po ng mga pagkain ng Macau. Lutong Macau? Kumakain yung mga kagaya po ng mga turtle po. Sinasabawan po yung turtle. Ayoko yun. Huwag tayo doon. Huwag tayo. Salamat, Josh. Thank you. Salamat and good luck. Turtle may sabaw. Yung pinakabahay, yun yung lagay ng makapok. thank you, Josh. Thank you po. Oops. Sino okay, kaya? Thank you, Josh. Si Jen. Ito, si Jen. Si Jen, the singer. Okay, si Jen. OFW. Yes po. Saan bansa? Oh, yun na. Saan bansa? Japan po. Kaya naman pala eh. Japan, kailan pinauwi ka din ba? Opo, April 21 po. Mark. So hindi siya. Hindi pa rin siya. Naku, siya nga. Clark pala. Si pare. Kumparing Clark pala. Ikaw naman, yung buhok lang, di mo manahalata. Tsikahin muna natin ng konti si Jen. Jen, gano'ng kakatagal sa Japan? 6 months po. 6 months lang. 6 months, tapos pinauwi din dahil forward ka. Dahil din sa pandemic, ganun ba? Opo. Bilang, ayun, ah? Backup singer. Bilang, anong trabaho mo sa Japan? Performer po. Singer po. Singer. Kaya naman pala, nung ganda ng boses na ito. Kaya maganda ang boses. Pero 6 months, nakakontrata ka ba? Actually po, natapos po namin yung kontrata ko. Then,
Mag-aano po dapat kami ng 3 months pa, mag-a-advance. Eh, hindi na po kami na-aprobahan. Hindi na po na-aprobahan yung visa namin. Dahil? Sa COVID po. Ah, so dapat i-extend nyo pa. Opo. First time mo rin magbiyahe? First time po. Kaya medyo, ano pa, hindi pa mapula yung buhok niya talaga, yung maputi. Meron ka bang, before ka mag-Japan, may trabaho ka ba? Meron po. Bilang? Sa hospital po. Singer din sa hospital? Ano? Hindi po. Executive assistant po ng pinakang may-ari nung hospital. Wow, executive naman pala. Maganda naman pala yung trabaho mo. Bakit napilitan ka pa magpunta sa ibang bansa? Nung pag-graduate ko po kasi, pumunta ako ng Batangas. Then, yung tita ko po, andun sa Batangas, doon po nakatira ng umupahan. Then, mga ilang month lang po ako sa hospital. Umalis po yung tita ko. Eh, wala na po akong mauwian. Mauwian. Eh, hindi naman po kalakihan yung sahod ko. Kaya, umuwi na lang po ako. Kasi, lugi na po ako sa, ano, sa upa. O pagkatapos? Tapos, next po, nagtrabaho naman po ako sa motor trade. Ayun. Ayun. Hindi rin po ako nagtagal. Kasi, yung time po na yun, may sakit po yung papa ko. Oo. Oh. Yun. Kumusta na ngayon yung papa mo? Last, ano po, namatay na po. Ah. Ha? Ba't di mo malah? Kailan? Noong last year po. Anong? Ay, 2018. Ano July. Bang, ano 2018. Ba nangyari sa kanya? Bato sa bato po, yung kinamatay niya. Bato sa bato? Opo. Kaya nga po ako nag-Japan. Kaya ako po, inano yung sarili ko mag-Japan para po mapa-opera yung papa ko. Ayun. Hindi na tapos, po naabutan ng papa ko yung pagpunta ko sa Japan. Ah, hindi na. Hindi na po. So, bago ka umalis, nawala na si papa? Opo. O bakit tinuloy mo pa rin yung pagja-Japan mo? Sayang po yung mga nagastos ko kasi yung birth certificate ko po, male po ako. Tapos nagastos na po nung manager ko. Syempre, madami na pong perang nilabas. Kaya, naituloy ko na po. Ah, so inayos pa kasi yung mga papel mo? Opo. Balak mo pa bang bumalik sa Japan? Yes po. Kasi may pinag-aaral po akong kapatid ngayon. Gusto ko pong tulungan si mama kasi kami na lang po dalawang nagtataguyan. Salamat, Jen. Mabuti mo. And good luck. Sana mapatapos mo yung pagkapatid mo. Thank you, Jen. Thank you po. Arigato. Si Paring Clark. Tupaling. Letter A. Pare. O pala dapat pare. Kayo naman po, kailan... Ano kaya pangalan niya talaga? Anong totoo mong pangalan? Maribel. What? Maribel. Maribel. Sana po tayo, Clark. Sana kuha yung Clark. Tapos, o, ba't naging Clark? Ano lang, I'll be your knight in shining armor. Wow! Iba si Clark. Si Maribel. Saang bansa ka naman nag-OFW? Dubai, UAE. Sa Dubai. Gaano katagal ka doon? Sa Dubai, 8 years. Uy. Na lahat. Tapos sa company kong previous na natanggal ako is 2 years and 1 month. Oh, hotel. Ayan, pinagtatry pa, oh. Sa hotel. Anong trabaho mo dyan? Doon sa previous ko, supervisor ako. Kaya tapos, lumipat ako ng another hotel, nag-laundry attendant ako. Kasi medyo maganda yung company. Tapos, kailan ka naman na pa-uwi? Nag-arrive ako ng June 8. June. So, June. Kaya hinahanap pasok. Na. Pasok. So, yung hinahanap natin. Bakit naman pinauwi? Sa situation of pandemic. Yung hotel kasi, bagsak na yung walang guests. Ganun kabilis? Ganun kabilis yung pagbagsak ng mga hotel na humina usual agad? Usual kasi sa amin ang naanuhan kasi hotel kami. Kami ang natamaan tourism. Mm-mm. Kasi tourism nga. Wala kaming guests. Kumbaga, kung yung guest man nandun, yun yung naanuhan ng lockdown. Tapos, naabutan na. Naabutan kayo na ba merong paabiso na sinabihan kayo na papauin or biglaan? Sinabi naman sa amin ng HR. Mm-mm. Pero syempre, tinanggap na namin. Hindi lang naman ako or sino man. Lahat tayo apektado sa ganito. Kagaya nung apektado nga tayong lahat. At dumating yung time na sinabi sa inyo na, next week, baka ganito mangyayari. Ano agad yung tumatakbo sa isip nyo dahil uuwi kayo rito? Sobrang stress, masakit.
Kasi breadwinner din ako. Tapos, wala. Yun lang, naramdaman ko. Ayokong, gusto kong maging matatag. Pero, siyempre, lahat to mawawala. Reason, may reason. Saka sa isang breadwinner na kagaya mo, hindi ka dapat ikaw yung manghina eh. Oo. Kasi kung manghina ako, paano yung mga taong nasa ilalim mo? So, paano pinapakita sa kanila na kailangan etong mangyayari sa atin? Ano lang, yung papatawa lang ako, gano'n. Paano? Pero, paano yung patawa? Patingin yung patawa. Sige, hindi ko patawa. Di ba natawa ka? Kuya, nalulungkot ako. Patawanin mo naman kami. Sino ba yung mga sinusuportahan mo? Yung pamangkin ko, tapos yung mga kapatid ko. So, ikaw ang sumusuporta sa kanila. Asan ba yung mga magulang nung pamangkin, nung mga pamangkin? Wala din trabaho. So, ikaw na? Sa'yo na binigay or nasa kanila pa rin pero ikaw ang nagsusustento? Hindi. Gusto ko lang magbigay din. Tumulong. Pero, nasa kanila pa rin. Masaya ako pag tumutulong ako sa kanila. Mabait na at ako. Salamat, Clark. Clark. Thank you. Thank you. Paano siya mo eh? Sinundo ka ba ng gobyerno? Hindi po. Yung company po namin, pinaano na kami na nag bayad na sa dito. Company na yung sumagot. Company na. Sinagot na nila yung pamasahin nyo po. We. Sa OWA po. Sa OWA. Mm-hmm. Lahat po. Siyempre, okay. Quarantine din. Sobra. Saan naman kayo nagstay dito? Na, ano? Sa pwede sabihin? Pwede. Pwede naman. Shangri-La Hotel. Social. Big time social naman. Gano'ng katagal doon? Talaga si pare. 16 days lang. Sayang. Gano'ng katagal? Ibig sabihin, naging hinayang. Gunto kayo. Lang eh, may lang. Oo. Anong room ka na po? Ano din? Anong room? Sa room na? Sa Shangri-La. Puntaan. Tenth floor. Ten floor. Facing saan? Hindi, para pagpunta ko rin, huwag niyo lagay sa 10 floor. Thank you, Clark. Oy, may 45,000 pa si Luis. At si Joman, diretso tayo sa round. Eto na ang round 2! Yeah. Oy. Wow. Bara guusap pa, oh. Habang nagtutingin, oh. Kakaintindihan sila. Luis, dito sa round 2, 3 out of 7. Ibig sabihin, 3 ang tama, 4 ang mali. Ano naman sa tingin mo ang second